2020 TSF World Prep Invitational Tournament. Isang invitational tournament na naman nga ang i-host ng team ng ating pambato na si Kai Soto. At panibagong laban na naman ang sasabakan niya dito. At malalakas nga din ang mga teams na makakalaban nila, mga ka-hoops. Kaya samahan niyo ako at pag-uusapan natin ang mga teams at players na makakalaban ng TSF at ni Kai Soto. Tara, mga ka-hoops! So ito nga ang final sked ng magiging tapatan ng mga teams na magpa-participate sa 2020 TSF World Prep Invitational. Dahil nga nabago nga ito mula sa unang ilinabas ng TSF. Pinost nga ito ni TSF National Head Coach Rob Johnson sa kanyang Twitter account kanina lamang. Ganun pa rin naman, tatakbo pa rin ang tournament mula March 3 to March 7, 2020. Ang binago lang dito ay ang mga teams na magkakatapat-tapat. Sa first game nga nila kayang una nilang makakatapat ay ang team ng MGP o ang Middle Georgia Prep. Base nga sa pagre-research ko sa team na ito, sa kanilang mga players ay more on small ball ang kanilang setup of play. Sa tingin ko ay mapapalaban dito ang mga guards ng TSF dahil nga marami talaga magagaling na mga gwardya ang MGP. Lalo na yung Wiz na nag-a-average ng 20 points per game. At ang posibleng makatapat nga ni Kai na sentro ng MGP ay si Josh Wafford, isang 6'9 forward at center. Isa nga sa pinagmamalaki ng MGP ang big man na lang ito dahil nga din sa kanyang pambihirang mga skills. Athletic, mabilis, yung power inside the paint at pati na nga rin ang matas na basketball IQ. Kaya kabang-abang kung paano nito idudumina ang ating pambato. At ang challenge naman kay Kai Soto dito ay ang ma-overpower si Josh. Dahil nga mabisang sandata pa rin nga ni Kai dito ay ang kanyang tangkad. 6'9 versus 7'2 ang laban kung sakali, mga ka-hoops. Sa March 4 naman, ang pangalawang team na makakalaban ni Nakai ay ang S4G Academy. Kagaya nga ng MGP, small ball din ang takbo ng laro ng team na ito dahil nga wala silang matatangkad na mga sentro o 7-footer. Hindi gaanong matunog ang pangalan ng team na ito at wala rin gaanong mga kilalang mga players. Kaya abangan natin kung ano ang may papakita nila sa laro nila kontra The Skill Factory. Sa March 5 naman ay makakatapat ng TSF ang NBA Africa. Ilan nga sa mga mahuhusay na young players mula Africa ang bumubuo sa team na ito. Alam naman natin siguro ang skill na meron ng mga African players. Ito nga ay ang athleticism. Noon sa ngayon nga ay nakakapag-develop na sila ng mga player na hindi lang athletic kundi meron na ding multi-skills. Ang isa nga sa posibleng makakatapat dito ni Kai ay ang 6'10 na si Nelly Jr. Joseph. Gaya nga ng sinasabi ko ay athletic nga ang player na ito. Malakas sa ilalim at agresibo sa opensa man yan o depensa. Kaya isa nga ito sa mga player na nag-i-stand out sa Junior NBA base nga yan sa mga ilang event na ginanap nila. At sa March 6 naman ay makakaharap naman ng TSF ang team ng VB Sports Academy. At isa sa palagay ko na may mga matatangkad na mga players na makakalaban nila Kai. Meron nga sila ditong listed 7-footer na player. Ang 7'1 nga na ito na makakatapat ni Kai ay si Jeriah Coleman. Isang sentro na may pambihirang lakas sa ilalim, athletic at mabilis ding gumalaw, gamit nga ang tangkad nito ay maraming mga opponent ang kanyang overpower inside the paint. Kabang-abang nga ang magiging tapatan nila ni Kai at puling masusubukan ng ating pambato. At sa March 7 nga ay inaasahang magkakaharap ang team ni Nadal Panopio na DME Academy at ang team ni Kai Soto na TSF. At depende nga ito sa magiging game nila. Dapat talaga ay magkakaharap ang DME at TSF. Pero dahil nga sa pagpalit ng schedule ay naiba ang mga teams na magkakatapat-tapat. Pero suporta pa rin tayo sa ating mga kababayan sa tournament na yan, mga ka-hoops, na si Dal Panopio at Kai Soto. Tutok lang kayo dito sa ating channel para sa mga updates regarding sa tournament na yan, mga ka-hoops. Thank you for watching at God bless sa inyong lahat.